you see Alan Dionix of Abandoned Tonight. Okay, ano ba din, kina Mayan Cases. Eh, alamat ng ano tong show, di ba? So, alamat ng ano yung inyong kwento nyo, yung Vilma, Nora at Vilma. Alamat ba ito ng away ni Nora o Nora ni Vilma Santos? Ganun ba yung peg ng ano niya, kwento niya? Alamat ng last piece po ito. Kumbaga yung last piece, about yung mga Pilipino nag-iwan parati ng last piece. So, okay. So yung last piece na kwento ang ano, ginamit lang na parang character niya yung Nora at Vilma. Sir, where is it po? Oh, no. So parang, kasi mayroong Nora at Vilma na spoof, ini-spoof talaga si Ate Gay at si Ate V. So hindi naman ganon. O medyo may pagkaganon din. Medyo, si Maymay, di ba sabi mo may nunal ka, so medyo ginagaya mo ba yung acting ni Ate Gay? Story iba. O, so yung character mo medyo ginagaya si Ate Gay, pati sa salita, yung acting. Pero mas nag-focus po about dun sa last piece kasi sa story kasi parang intertwined yung lives nila. You will watch, you will be able to watch that sa may bandang end. Okay, so sa totoong buhay medyo may rival din pala talaga kayo. So parang masasabi niya parang kayo yung Nora at Vilma rin talaga ng bagong ano ngayon. Parang iba po. Ayaw mo ba? Grabe naman sir. Ano? Hindi pa ako nakakayat ng kaliwalang. Ganun ba kayo ating hindi kasi tignan mo pati itsura mo. Ikaw yung morena. Tapos si Kisses yung, di ba, mistisa na. Parang talagang ang peg niyo ay Nora at Vilma ang datingan. Gusto niyo ba yun na maging ganun kayo? Kasi talagang yun ang isa sa longest rivalry sa showbiz. Diba yung Nora at Vilma up to now? Ikaw ba gusto mo yung... Kasi sinasabi nila na may pagka-ano ka, may pagka-Vilma, pati yung mukha mo na may pagka-bilugan na ano, ganyan na ganyan daw si Ate Vino nag-start. Type mo yun. Ang masasabi ko po, thankful po ako na nasabi niyo po iyon. It's flattering. Kasi sa mga nakita ko pong pelikula ay napakahusay po ni Miss Vilma Santos. At saka, the way, lalo na po yung unforgettable po para sa akin, yung sinabi niya yung ang hirap pagbaba, pag nanay ka. Kasi kahit ibigay mo na pati puso at kaluluwa mo, parang hindi pa rin sapat para tawagin kang mabuting ina. Naiyak talaga ako doon kasi parang na-hurt talaga ako for her. So, that would be very nice na sabihin niyo po. Salamat po. Ay, so sa bata-bata, paano pa ginawa ba yan? Opo. Oo. Ikaw naman, anong patapot mo doon na pag-Ate Gay ng movie? Ano? May? Walang himala. Para sa akin po, umangako talaga sa acting ni Miss Nora. Hindi ko siya talaga i-compare sa akin kasi sobrang, para sa akin, iba siya. Iba din ako. So magkaiba ko kami. Mataas lang ako ng konti. Tama po ba? Sa height. Mas mataas siya sa height. Sa height, oh. O, yun lang. Oo, pero syempre, ano yun, honor sa inyo na makukis sa mga icons ng ano, diba? Miss Nora yun. We're so honored po kasi nakakabasa po kami ng comments na mga fans po ni na Vilmanians, ng Noranians, and parang natutuwa po kami na like for example, until now, ibang generation na po, pero grabe pa din po yung fans nila. Ibig sabihin na sobrang blessed po kami na nagkaroon po kami ng role ng Nora at Shaka Delma. So hindi naman magagalit yung fans nila pag napanood yung mga character na dito? Sa naman po sila kasi all praises naman po kami sa kanila. We mean nothing na gawing katawa-tawa po kasi parang iba lang po talaga yung story and parang gusto lang po talaga ipakita ng story na yung rivalry ni Nora at saka ni Nora at Velma noon. Pero parang ginawa pong mas positive. Yan yung galing sumagot ni ano, no? He says in fairness. Tapos, yung i-follow up ko lang yung tanong kanina ni Biggs na ano, nagkaroon kayo ng tampuhan before in real life. Anong kwento ng tampuhan ninyo? Ay? Ano yun? Alam, sa ibang press ko na lang natin i-discuss. Let's talk about I want. Ba yun? O basta, mamaya na lang. Eh, kaya ano? Kaya, okay, Janela naman. Janela, hi girl. Oo, nice to see you, Janela. Nice to see you.
Oo. So, how are you now? After nang parang medyo matagal ka namin hindi nakita at hindi na panood, kamusta ka na now? At how do you feel na meron kang ganito ngayon sa Iwan? I'm okay naman ako. I'm happy. I've been resting and really regaining my strength and preparing myself for this year. Actually, I've been focusing on my album. I'm starting on my second album na. And I'm very excited to release it kasi malapit na super. And yun, super happy ako na nabigyan ako ng chance to do an I Want episode because ang tagal na nga na hindi ako nakakapag-taping. But yun nga, when I started taping with them, it felt like home. Sobrang heartwarming ng episode. Happy, okay naman ako ngayon. So Janelle, mga 1 hour lang ba itong episode mo? Mga ganun ba ito? Hindi ko alam, but it's short lang. We also saw that as a shorter. Yeah, 1 day lang lahat. So na-miss mo ba yung paggawa ng ay yung pati-taping ng teleserye, tapos kailan ka namin ma-expect ulit magkaroon ng bagong soap? Sa Star Magic na lang po natin tuloy. Hindi ko po alam when I'm gonna do a soap again. We're still preparing, but I'm doing a movie this year. Ano to? With Regal. With Regal, one movie. And yun nga, focusing on my second album. Sino partner mo dun sa movie? Wala pa eh. We haven't really started on it yet. It's still in the works. Okay. Okay, good luck. Thank you. Okay, Mika. Mika, gaano, di ba may lesbianism nga yung team nung ano, gaano intense yung mga eksena nyo ni si Mara Lopez ba yung... Yes, Mara Lopez. Eh, palaban din yung si Mara. So, parehas kaming palaban. Wow! O gaano ka palaban yung mga eksena nyo dito? Ano yung pinakamatindi? Since, sabi nga, mas may freedom dito, di ba? I don't want to spoil it. Kung hindi niyo po napapanood, I don't think I can express it in words. Kailangan mapanood niyo po. Pero, yes, there's love scenes and kissing scenes. Girl-on-girl action. It's amazing. Hindi ka nag-alaman to do it. Hindi po. At saka nung nalaman ko na si Mara po yung partner ko, friends naman kami, so mas naging mas madali po siya para sa aming dalawa. It was super fun on set. Thank you. Thank you. Thank you, Alan. Our next question will come from Trixie Dallas. Hello, Trixie. Hi, everyone. And so, first of all, congrats. Kasi nga, ano pa lang nakaka-excite na eh, yung mga snippets, yung omnibus, mga trainer. So, question ko for everyone, since ilang months na rin nandiyan yung ano, yung mga movies na I Want, yung mga, di ba, yung mga movie. Actually, yung, di ba, kay Janelle lang yung wala pa, lahat na available na, di ba? So, ano yung ano favorite nyo na napanood nyo sa I Want? Or kung hindi, kung wala kayong chance pamanood, ano yung looking forward kayo na panoorin na material sa I Want? So, yung mga existing na content ng I Want. Ano yung napanood nila na favorite nila or kung sobrang busy walang time, ano yung interested silang panoorin so far? No, no. Meron mo kayo napanood prior to alamat ng ano, na content ng I Want? Pag namimiss namin yung episode ng Provinciano, gano'n. Ato namin kasi sobrang accessible niya sa lahat eh. Pwede naming balik-balikan yung mga hindi namin napapanood, like yung mga... Pati yung mga ano, FDJ na movie, doon din namin pinapanood. Kaya nakakatawa na meron na yung I Want na, tsaka lumawak na rin siya. Nakakatawa. Tito Jobber? Tito! Yun yun. Halos yung lahat gusto kong panoorin, di ba? Kasi iba to eh. Di ba? Yung may Netflix, tapos meron tayong ganito. Talagang... iba, may freedom dito sa ano eh, sa I Want eh. Hindi masyadong sakal yung mga artista kaya magagawa nila ka doon yung ginagawa niya. Glorious, di ba? May kita mo yung pagiging artista ng iba na makakabuelo sila. Hindi ka doon pag ano, mainstream medyo tigil. Genera? Excited ako sa marami actually. Most of the episodes na nilalabas sa I Want, excited ako. Kasi nga, mas mga extreme na may theme
sorry, ano yun? May mga mas extreme themes, mas nalalabas nila sa I Want kasi online, and yun nga, mas free sila to do what they want. So, maraming interesting talaga nalalabas sa I Want. Aside from the shows that we're talking about today, napanood ko na rin po yung High. Yun po yung isa sa una kong napanood. Pero I'm excited to watch all the episodes. Kasi iba-ibang storylines na yung natatakal. Tsaka yung attack din po in terms of cinematography, coloring, and everything. Mas na-explore po ng mga projects sa I Want. And sa totoo lang, hindi na po ako nanonood ng TV. Sa I Want ko na lang talaga pinapanood. Pati yung mga episodes ng Showtime, Los Bastardos, lahat yun pinapanood ko sa I Want. So it's, I mean, it's accessible, it's exciting. Yun, talagang okay siya. Excited na po ako sa chapter 2 po ng Hush. Ngayon, malapit na po siya. So, so may bago na naman pong eksena na aabangan ko. Huwag ka na naman. Pero may napanood ka na ba? Yung mga pinapanood ko po yung mga nasa, kasi tamad na ako manood ng TV, sobrang busy po. So, dun ko na lang pinapanood lahat ng mga nasa sa TV. So, like PBB. Para sa akin po, interesting po yung ano. Nakita ko na kasi yung trailer yung kay Miss Janela. Kaya parang na-interesado pa. Ako po, gusto ko lang po i-promote yung I Want Original namin ni Zeki po. Meron po kasing ginawa yung Playhouse na I Want Original. Tapos ang pangalan po dito ay Zekeling Maging Sila. So sana panoorin niyo po, kasi kung sa Playhouse napapanood niyo po yung present ng mga characters doon ni Sheila at ni Zeki. Sa I Want po, mapapanood niyo po yung past nila, yung mga serendipitous moment na nagkabanggaan na sila pero hindi nila nakita yung mukha ng isa't isa. And I just have to praise I Want for being very original for that. Naisip nila yon. So, salamat po. At saka, interesado din po ako manood ng Touch Me. Actually, to add lang, that particular...